malakas ang kapangyarihan ng mga Muslim. Nasakop nila ang Turkey. Dati ang Turkey ang sentro ng Kristyanismo sa eastern side ng Roman Empire. Ang kanilang center, Constantinople. Ngayon, Istanbul na. Okay? Tapos, sa kasagsagan ng kapangyarihan ng mga Ottoman Turks, nagyabang yung kanilang sultan, si Suleiman. Sabi niya, sasakupin niya ang Europa, papalitan niya ang crew sa tuktok ng Vatican City, St. Peter's, papalitan niya ng crescent. Ganon yung kanyang pagyayabang at pagkakamod. Kaya niya bang gawin yon? Kaya niyang gawin. Bakit? Kasi yung Orthodox Church, yung pinakamalaking simbahan ng Orthodox Church sa Hagia Sophia, sa Constantinople, ginawa niya ng mosque. Okay? So, ibig sabihin, yung Western Europe, lahat ng mga European countries, nanginginig na sa takot dahil sila ay lulusubin ng mga Muslim. At gagawin nilang Muslim ang buong Europe. Gaganti sila. Anong ginawa ng Santo Papa? Si Pope Pius V. Eh? Ang ginawa niya, tinawagan niya lahat ng mga tao na magdasal ng rosaryo. Parang it was like a rosary crusade. Okay? Si Pope Pius V was a Dominican Pope. Okay? Habang ina-assemble yung Navy ng Europe para salubungin yung mga mananakop na mga Muslim, siya ay nanawagan ng lahat ay magdasal ng Santo Rosario. Pagdating po sa digmaan, sa dagat, sa may Lepanto, talaga pong walang panama ang Christian fleet. Mas kokonti sila at yung kanilang technology ay talagang walang panama sa technology ng mga Muslim. Outnumbered pa sila. So kung iisipin sa kalkulasyon ng tao, talagang mamamasakir yung mga Kristiyano. Ngunit nung nagsimula ang digmaan at nagsimula na yung pagdarasal ng Rosario ng Sangkatristyanuhan, may nangyari sa karagatan. Bumaliktad ang ihip ng hangin. Nung panahon po kasi, yung mga barko, wala naman pong gasolina, walang krudo, walang makina. Umaasa lang po sa ihip ng hangin. Nung bumaliktad ang ihip ng hangin, nanalo po yung mga Kristiyano in the Battle of Lepanto. Ang hangin po ay sumasagisag sa Espiritu Santo. Amen? Kaya po, nanalo yung mga Kristiyano laban sa mga Muslim dahil po sa kapangyarihan ng pananalangin. Ngayon po, kung naniniwala tayo sa kapangyarihan ng pananalangin, sa kapangyarihan ng Santo Rosario, matutulungan po natin ang bansang Israel sa kanilang digmaan ngayon laban sa mga teroristang Hamas. Amen? Nakakalungkot po isipin na kung saan tayo ay nagdiriwang nagkaroon ng terrorist attack sa Israel, yung mga teroristang Hamas. Ako po ay talagang nagugulumihanan, hindi ko po maintindihan dahil habang pinupugutan nila ng ulo yung mga sanggol, habang minamasaker nila yung mga inosenteng tao at kinikidnap yung mga sibilyan, nakukuha pa nilang sumigaw ng Allahu Akbar. Alam niyo yung Allahu Akbar? Yan po ang sinisigaw ng mga Muslim. Ang ibig sabihin po nun, God is great. Di ho ba malaking kabalintunaan? Nagpupuri ka sa Diyos habang pumapaslang ka ng walang malay. Habang pinapatay mo ang isang inosenteng sibilyan, sumisigaw ka, God is great. Anong klaseng Diyos yan na natutuwa, no, sa pagpatay ng mga inosenteng tao
na hindi naman karapat dapat na patayin. Dahil nung panahon yun, wala namang gera eh. Nagsasaya yung mga kabataan. Meron silang music festival. Yung mga tao nasa kanilang bahay, nilusog sila. At ang nakapagtataka, ang Israel po ang pinakamagaling pagdating sa intelligence. Yung kanilang Mossad. They are the best intelligence in the world. Military intelligence. Bakit hindi nila natiktikan na aatakihin sila? No? Pati yung kanilang rocket detection system hindi gumana. Kaya na-overrun sila ng mga missile ng mga Hamas. Sabi ng mga eksperto, what happened in Israel was a failure of intelligence. Yun ang sabi, failure of intelligence. Sabi ko, hindi! Hindi failure of intelligence ang nangyari sa Israel. There was a failure of prayer. Amen? Amen. Dahil nakalimot na tayo na manalangin para sa kapayapaan. Nasanay na tayo na hindi natin inaalintana kung anong nangyayari sa ibang tao kagaya sa Ukraine. Nakalimutan na natin magdasal para sa kapayapaan ng mundo. It was not a failure of intelligence, it was a failure on our part to pray. Amen? Amen. Because the world at peace. Laging paalala ni Father Patrick Payton, the world at prayer is the world at peace. The family that prays together stays together. These are the things that we have already forgotten. Sabi ko, bakit ngayon pa naman nangyari yung terrorist attack? Balak pa naman namin nila Father Robert pumunta ng Israel. So napurnada na unsyami. So maybe I too have forgotten to pray for peace in the Holy Land. Kaya yun po ang nangyari. So if you are so minded when you pray tonight, remember our brothers and sisters, the people of Israel, our ancestors in the faith, that the land of Israel be given peace by the Lord. Amen. And also, pray for the Palestinians. They do not want this war. Ang may gusto lang naman ito, yung kanilang mga teroristang namumuno. Yes. Diba? Minsan, iba ang kagustuhan ng tao, pero iba ang kagustuhan ng kanilang gobyerno. Kasi ang nagugobyerno po sa Gaza ay mga terorista. At sila ang may kasalanan nito, hindi yung mga Palestino. Alalahanin po natin mga kapatid na sa bawat digmaan, sa bawat gyera, wala pong nananalo. Lahat po ay talo. Amen? Then sa casualty, already the thousands for both sides. And these people who died are not part of the conflict. These are the innocent people. Kaya wala pong nananalo sa digmaan. Laging may natatalo. Lahat ay natatalo dahil lahat po ay may casualty. Amen? Amen. Saan kaya nagagaling ang digmaan? Why is there war? Mga kapatid, simple lang. Ang digmaan ay bunga ng galit sa puso ng tao. Amen? Amen. Kapag puno ng galit, kapag puno ng puot ang puso ng tao, magkakaroon ng iringan, magkakaroon ng digwaan, at yan ay lalaki, mauuwi sa digmaan. Amen? Amen. Because people have forgotten that there is only one essential commandment, and that is to love God. I doubt it very much kung the Jews and the Muslims do not love God. Because the Jews love the Lord. Diba? Nagdadasal sila. Ganun din ang mga Muslim. Limang beses pang gumagdasal sa isang araw, anim kapag Biyernes. So may pag-ibig naman sa Diyos siguro sa kanilang mga puso. Pero
Bakit ganon? Dahil nakalimutan ang ibigin ng kapwa. Amen? Yes. Nakalimutan mahalin ang kapwa. And who is my neighbor? The story of the Good Samaritan told us, your neighbor is someone who doesn't look like you. Your neighbor is someone who doesn't believe like you. Diba? Oh. Eh, totoo yan. Sa Palestine. Oh. Hindi magkaparehas ang pananampalataya. But yet, you have to love each other because you are neighbors. At yun ang paalala ni Kristo sa parable of the Good Samaritan. Amen? Kasi yung mga Samaritano at mga Hudyo noon pa man, magkalaban na sila. Ganun din ngayon, yung mga Hudyo at mga Palestino. Dahil napakalalim ng pinag-ugatan ng kanilang away at yan ay nagagaling sa galit sa kanilang puso. Amen? Pinagdarasal ko na sana dumating ang panahon na lahat ng mga anak ni Amang Abraham ay magkaisa. Magkaisa sa paghahangad ng kapayapaan para sa lahat. Amen? Kasi isa lang naman ang itinuturo natin na pinagmulan ng ating pananampalataya sa iisang Diyos, si Amang Abraham. The Jews, the Christians, and the Muslims belong to the Abrahamic faith. Bakit hindi tayo magkaayos? Bakit hindi tayo magkaisa? Dahil hindi tayo nag-iibigan. Amen? Hatred is the cause of war. Dito po sa Pilipinas, noong October 8, second Sunday of every month, meron po tayong tinatawag na Lanaval de Manila. Kung naalala po ninyo, last Sunday, pinagdiwang po natin ang solemnidad dito sa Quezon City. The Solemnity of Our Lady of the Holy Rosary of Lanaval. Bilang paalala po ito sa nakamit na mga Kastila at mga Pilipinong tagumpay laban sa mga Holandes. Kung sa Europe, may Battle of Lepanto, sa Pilipinas, may Battle of Lanaval. Ano naman ang nangyari noon? Noong panahon ng mga Kastila, sinako ng mga Holandes, mga Dutch, taga-Holland, okay? Ang Indonesia. Okay? Ang Indonesia, dati sakop ng Portugal. Ang naiwan lang sa kanila, nung sinakop ng mga Holandes, ng mga Dutch, yung Timor. Kaya kung naalala nyo ngayon, humiwalay na ang Timor sa Indonesia dahil mga Katoliko sila, dahil sila isakop ng Portugal. Kaya naging separate country na sila, Timor-Leste. Kaya dalawa na ang Catholic countries in Asia, the Philippines and Timor. Okay? Karamihan ng mga Indonesians ay sakop ng mga Dutch. And the Dutch are Protestants. Okay? Protestante, mga Calvinist, mga Lutheran. Ngayon, nakita nilang Pilipinas ang perlas ng silanganan. Gusto nilang palawakin ang kanilang imperyo. Hawak na nilang Indonesia na napakalaki. Gusto pa nilang Pilipinas sakupin at kaya nilang gawin. Bakit? Dahil mahina ang depensa ng Espanya sa Pilipinas. Dalawa lamang ang kanilang barko, hindi pa pandigma, kundi pang komersyo at tawag galyon. Dalawang galyon na si Santo Rosario at si San Luis. Hindi naman paglaban sa digmaan. Kaya nung sasakupin ng mga Holandes ang Maynila, nagkaroon ng Battle of Lanaval. Ganon din ang ginawa ng mga Katoliko, nagdasal ng Santo Rosario, na mintuo sa Birhen ng Santo Rosario ng Lanaval na sana ay hindi masakop ang Pilipinas. Anong nangyari? Dahil sa pananalangin, kinasihan ng Diyos, nanalo yung mga Kastila at Pilipino laban sa mga Protestante. Amen? Anong mensahe nito?
Gusto ng Mahal na Birheng Maria na manatili ang Pilipinas na Katoliko, then tayo ay magiging only Christian nation in Asia. Amen? Amen. Kung nanalo yung mga Ulandes, siguro tayong lahat ay mga Muslim. Dahil ang hina-hina sa evangelization. Oh, tingnan niyo lahat ng mga nasakop ng mga Dutch. Walang bansa na nasakop ng Dutch na naging Protestant country. Mahina sila sa evangelization. Nanatiling Muslim ang Indonesia. Di ba? Oh, it is the largest Muslim country in the world. Kasi bagamat sinakop nila, hindi naman nila intensyon na palawakin ang kanilang reliyon, kundi ang kanilang komersyo, ang kanilang negosyo. Minsan tayo, muhing-muhing sa mga Kastila, dahil binabasa natin sa Philippine history kung paano sila agrahihin ng mga historiador. Di ba? Oh, pero sa totoo lang, napakalaki ng utang na loob ng mga Pilipino sa mga Kastila. Bagamat may pang-aabuso, wala namang walang abuso eh. Pero ang maganda lang sa mga Kastila, lahat na bansang nasakop nila, naging Katoliko. Amen? Ang kanilang pamana ay pananampalataya. Tingnan niyo naman yung mga Ingles. Yung mga taga-Inglaterra. Di ba Anglican sila? Dahil humiwalay si Henry VIII sa Roma, nagtatag ng sariling reliyon, the Anglican Church, the Church of England, dahil hindi siya pinayagan ng Santo Papa na mag-iwalay sa kanyang asawa. Hindi pinayagan na i-divorsyo ng hari na si Enrique VIII ang kanyang asawa na si Catalina de Aragon na mag-divorsyo. Sabi ng Santo Papa, kahit na gusto kong mag-divorce kayo, pero wala akong kapangyarihan. Non possumus. Hindi binigyan ng Diyos ang kapangyarihan ng simbahan na pumayag sa divorce. Nagalit siya. Iniwalay niya ang buong England sa Roman Catholic Church. Dahil lang gusto niyang pakawat, pakasalan yung kapit niya, si Anne Boleyn. O yan ang history ng England. Di ba? Asawa niya si Catherine of Aragon, Katoliko. Kastila yon. Si Henry VIII, Katoliko din. Alam niyo bang si Henry VIII, binigyan ng title ng Santo Papa na Defender of the Faith? Masigap din pala yun. Defender of the Faith. Dahil, nung hindi pa siya umihiwalay sa Roma, he defended the sacraments against the Protestants. Oh, he defended the Holy Eucharist against the Calvinists and the Lutherans. Kaya natuwa yung Papa. Sabi sa kanya, binibigyan kita ngayon ng titulo bilang hari ng Inglaterra, idadagdag sa titulo mo, Defender of the Faith. O hanggang ngayon, ang hari ng Inglaterra, dala-dala niya pa yung title na yan dahil hindi na Katoliko. Di ba ang kapal na mga muta? I, King Charles the First, King of England, of the United Kingdom, of Northern Ireland and Scotland, and of all the Commonwealth and territories, by the grace of God, King, Defender of the Faith. Ayan. Eh, humiwalay sila, pero yung title, dala-dala niya. Kaya nang humiwalay na, gusto niya, i-divorce si Catherine of Aragon, yung kanyang kabit, na si Anne Boleyn, pakasalan niya. Si Anne Boleyn ang nanay ni Elizabeth I. Okay? Pero nung nagsawa siya na hindi siya mabigyan ng anak na lalaki, pinapugutan niya ng ulo. Oh. Oh, diba? Yan ang history ng England. Ngayon, nung naging makapangyarihan sila dahil si Elizabeth I na yung reyna, na, nagtangka rin silang sakupin ng Pilipinas, alam niyo ba? Oh, apat na taon na sakop ng Inglaterra ang Pilipinas. Sabi ko siguro kung hindi umalis, ang galing sana natin mag-English. Diba? Are you Harry? Harry Potter? Diba ganon? Mother, they have some water? Diba ganon? Kaya lang, wala. Hindi, apat na taon lang sila. Yung English natin, English Bisaya. Eagle.
Okay. Tricycle, nakapunta ng triangle, ganyan. Okay. Pero anong lesson ang gusto kong sabihin? Kung England kasi nakasakop, hindi rin nila napalaganap yung religion nila. Lahat ng hawak ng Inglaterra na natiling kung anong religion, tingnan yung Malaysia, Muslim pa rin. Tingnan nyo ang India, amoy putok pa rin. Diba mga Hindu? Oh, hindi nila nabago. Okay? At kaya may gulo sa Israel dahil sa kanila. Dahil sila yung may sakop ng Palestine. Biglang nagkaroon ng Balfour Declaration, tapos sa Second World War, maraming Hudyo ang pinatay. So sabi nila, sige, bigay na lang namin itong lupa sa inyo, balik na kayo. O, inaprubahan ng United Nations, it was a tie. So kailangan makakuha ng majority vote para mapag-ratify, magkaroon ng State of Israel. It was a tie. So madi-defeat, ibig sabihin, hindi matutupad ang kagustuhan ng mga Hudyo na magkaroon ng sariling homeland. Bumalik sa Palestina, yung kanilang lupa na iniwan 1,000 years ago. Pero yung Pilipinas ang bumoto, nag-break ng tie. Okay? Kaya ang Pilipinas hanggang ngayon, walang visa requirement sa Israel. Ang laki ng utang na loob ng Israel. Dahil kung hindi bumoto si Carlos P. Romulo in favor of the State of Israel, hindi mabubuo ang State of Israel. At nung Second World War, ang unang bansa na kumukok sa mga Hudyo dito sa Asia, ang Pilipinas. Si President Manuel Quezon, ibinigay niya yung property niya sa Marikina, Cainta. Tapos ang unang barko ng mga Hudyo sa Leyte. Kaya nung nagkaroon ng Yolanda, ang isa sa unang sumaklolo, nagbigay ng tulong mga Hudyo. Dahil naalala nila na doon sila dumaong, sila ay tumakas kay Hitler. Kaya meron tayong relasyon sa ating mga kapatid na mga Hudyo. Kasalanan ng mga Briton dahil pinabayaan sila sa Palestina. Hindi nagiging Anglican ang sinasakop ng Britanya, kundi kung ano ba ng religion meron ka. Pero yung mga Kastila, ang Mexico, ang Latin America, ang Pilipinas, lahat na naging sakop ng Kastila, naging Katoliko. Sila yung sumunod sa tagubili ni Kristo. Go into the whole nations, baptize them, and make disciples of all the nations. Sabi sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Okay? So, ganun po ang history ng Rosary ng Lanabal sa Pilipinas. So, ngayong hapon, siguro napapanahon na magbalik-tanaw tayo.